Mike, Unsa. Sining sama-sama mo dito, sir. Si Aaron. Saka ba? Dito, manonood lang. Tutulong kung kailangan mo ng material. Sina? Sige. Hello, Mike. Mike. Ay, co-host na ako dito. Ron Aero. Ano tawag dito? Remove mo muna sila. Co-host mo muna. Pati ito. Pati ito. Simula na. Simula na? Hindi, yeah, simula na. Calibration. Ay, yung ano. Hello? Hello, hello, hello. Hindi, wala na ako. Ah, okay lang. Yung ano? Yung ano niyan, nasa na? Yung ano talaga, profile? Ano nga yun? Ganyan? Ganyan ka... Isang calibration there, 2 pass na naging profile. Yung profile, yung profile. Yung profile lang yan. Ay, shit! Ano pala si Gito? Oh, yan. Yan, Gripal. Breaking up, it's hard to do. Ampo. Oh. Maayos, ha? Maayos, ha? Apo. Ha?
Sir, maayos ka. Binigay ko kay Jeremy, ha. Ay! Pinipinin, ha. Ay, so, yan, ha. Team na. Ikaw, bala ka. Hindi naman nagtangin na. Dinayos ko na nga eh. Woo! Sayang! Sayang wala! Redmit ko na si Boss to Diyos ah. Kaya lupas naging ito eh. Makakusal tayo. Button, kailangan mo i-center yung ilaw. Nagkaligin mo na ko sir. Ano yung mga sasalingan? Ako nilang. Ako nilang sasama sir. Ako nilang mo sir. Software ka lang. Nan, nan. Ano po yun? Ano mga bisaya yung software? Di abot ko yun. Ayos. Ayos yan. Sino to? Kasapin ko si ano si Aaron. Pakisabi ko yun online na ha, kaya ayusin din yung sa mic sa Marco. Sabi mo ngayon. Yun. Table size. Sir, good afternoon po. Wala, wala. Online na tayo, ha? Ito, usap mo kay online na tayo, Mike. Mabit mo ako. Ano sa mga tutig? Kukawos na rin, ha? May jay? Yeah. Dito. Thank you.
Hi, good morning po. Naririnig po ba ako ng lahat? Daddy! Okay po. Okay, so salamat po sa pag-join natin. Simulan na po tayo. So, welcome po everyone to our refresher course for MyJet 14PL, 42PL, MyJet Plus 30PL, Crayon Speed Pro 1024, and Crayon Speed Pro 512i. So, reminder lang po bago tayo magsimula, paki-mute po lahat ng mic natin. Ito po yung view natin para sa mobile, nasa kaliwa. And then yung view po natin, para sa desktop, yung nasa kanan. So, mute po natin yan during presentation. Tapos, kung may tanong po tayo, pwede po tayong mag-raise ng hand. Meron tayong co-host para po i-raise sa akin kung ano yung mga concern nyo. And then, pwede rin po kayo mag-comment habang nagdi-discuss. And sasagutin po natin yan after every agenda. So, yun. Ano nga po ba yung mga agenda natin? Unang-una, is how to fix banding. So, paano nga ba yung inaayos? Mamaya, i-discuss natin yan. How to fix overspray and grainy output. How to fix misaligned printing, double image, and a system can listen to target position. Pang-apat is how to fix main card firmware can't be load. And how to fix fiber communication error sa panglima. And yung pang-anim natin is how to adjust and calibrate step size. Pang-pito is how to calibrate color offset. Yun. So, sa mga operator natin na medyo limutan na lahat yun, pwede po natin yan balikan ngayon. And then, how to calibrate bidirectional offset.
What are the function of task attributes? How to do nesting in RIP software, especially in PhotoPrint, and how to do tiling in PhotoPrint as well. And then panghuli natin is question and answer para po sa mga concern natin na wala dito sa agenda. So yun, bago po tayo magsimula, ipapanood ko po muna sa inyo yung company introduction namin. Ito po. ES Print Media Incorporated offers a wide variety of printing and finishing equipment for your advertising needs. Achieve high quality and durable prints with MyJet, Creons, and Epson indoor-outdoor large format printers. Take large format printing to the next level using varnish and white inks with Jetrix LX Series LED or UV True Flatbed Printer from Korea. If you still find flat prints boring, vacuum form your prints with a Formic vacuum forming machine. Formic vacuum forming machines are not limited to advertising solutions, but have a wide variety of applications. With Epson F-Series dye sublimation printers and Monte Antonio calendar and flatbed presses, you can print a variety of textile for displays, sportswear, and fashion. But it is not limited to only textiles and sportswear. You can also print high definition and weather resistant photos using Promolux. Precisely cut stickers, papers, heat transfer materials, or electronics with GraphTech cutters or plotters. Print and embroider on a variety of garments and textiles with our Brother GTX direct-to-garment printers and Brother PR Series embroidery machines. Cut, etch, engrave, and create artistic pieces using non-porous materials such as wood, MDF, acrylic, paper, and leather with our GCC and Hanmal laser machines. At present, ES Print Media Incorporated has offices in Makati, Naga City, Bacolod City, Cebu City, Cagayan de Oro City, Davao City, and Zamboanga City. When you need a good partner, choose us, ES Print Media Incorporated. So yun po yung video namin. Ang susunod po namin, ang susunod ko naman po ipapakita is yung corporate values video namin ng ES Print. My company started as an offset printing company. It started year 2001. My company's name is ES Paper and Ink Merchandising. Back then, unlimited financing. So I took the risk, I went to China, I brought in my first large format printer. And from printing service provider, I shifted my business into distribution. And that's when ES Print Media Incorporated started. In ES Print Media, binigyan niya ako ng oportunidad para makapagtrabaho kahit hindi ako tapos. Binigyan niya ako ng opportunity sa mga lahat ng bagay. So, ang natutulong po sa ES is number one motivation sa sarili po ng bawat empleyado po sa amin. I believe in providing opportunities and I want to empower my people. Ina-encourage nila yung open communication. Hindi na sila magdadalawang isip para gawin yung kailangan para matulungan ka. I want them to reach greater heights. And with this, ES Print to be successful because we have a good team. ES Print, we're not like workmates. It's like the same. You're inside your home, your family. I don't see them as my workmates or mas mababa. We're like family. ES Print, ano sila, makatao. Sure po talaga na kahit hardworking, meron pong laging reward ang ES Print sa bawat empleyado. You might not have the best resume, but if you have the dedication, the commitment to be one of us, to be part of my growing company, or to be part of ES Print Media, then we'll give you a chance.
open arms sila in terms na hindi nila tinitingnan kung ano yung natapos mo, kung ano yung pinag-aralan mo. I want them to push themselves to the limit because we're one big happy family, not just our staff, our people, but also our clients. Nandun sila sa positive na, okay, pag may ganitong challenge, ang laging tatanong nila, paano natin ma-improve? Trust is something that is very important to us. We believe in partnership. We believe in growing together. Hindi sila angat na sila lang. Tinutulungan nila yung mga tao nila. Wala ka na ibang hahanapin. We value friendship. Trust is something that is very important to us. Open arms sila sa lahat ng bagay. Mas valuable sa kanila yung trust kaysa yung skills. ES Print Media doesn't aim to be number one. Our goal is to be the best partner our customers can have. If our customers are successful, the company will be successful. If we are successful, then we can compensate our employees better. If our employees are compensated better, they will serve the company and our customers better. So ayun po yung corporate values namin. Yun nga, bago tayo magsimula, sino nga po pala yung presenter nyo, yung speaker nyo? Ako nga po pala si Ronaldo Mariano, ang presenter nyo, and product manager of vacuum forming machine, Formec. So yun po, nagsimula po ako sa sa ES Print noong July 2012 as a FSC for solvent and a UV printer. Tapos In that particular year po, nag-appointed din po ako as a service manager. And in 2016, pumunta po ako ng Malaysia para po i-assist yung partner namin para sa conversion ng ink. And then in that same year, I appointed as a product manager for DTG Brother. And in 2016, pumunta po kami ng Singapore para po doon po naging certified FSC po ako for Sawgrass or yung dye sublimation natin. And in 2016, I also pumunta rin po ako ng South Korea. Certified FSC rin po ako para sa Jetrix. And then the same year po, I appointed as a product manager for Formec vacuum forming machine, yung currently kong machine na inawakan ngayon. And then in 2018, pumunta rin po ako ng China, especially in Wuhan. Pero ano po po yun, way back 2018 pa po, wala pa po coronavirus. Nag-assist din po ako dun para dun sa partner namin dun. Nag-convert kami ng ink. And then, pumunta rin po ulit ako ng Malaysia para rin po ulit sa conversion din po ng ink para dun sa partner namin. And in same year, pumunta rin ako ng Papua New Guinea para rin po i-install yung Brother DTG kasi may rin tayo doon, may client din tayo doon. Filipino po yung may-ari. And then, simula na po tayo. So yun, paano nga ba inaayos yung banding? Usually kasi pagka nag-print tayo, may nakikita natin na may gumuguhit. Siyempre, usually pagka ganun, inaano na natin, pinapurge natin lahat. Pero may specific tayo na gagawin. Kumbaga, yung pinaka-basic, tapos tsaka tayo tatawag dun sa FSE natin o dun sa nag-install ng machine or kung sino yung contact natin dito. So yun, papakita ko kung paano yun. So unang-una, magpe-perform tayo ng bleeding dun sa tower hose. So yun, unang-una kailangan natin ng plies or long nose or something na pang-grip dito po. So, unang-una, lalagay tayo ng gloves. Yan. Gloves po tayo for safety para dun sa mga medyo, kasi hindi natin alam yung sensitive ng skin natin para dun sa solvent. So, yun. Usually kasi kailangan pag nag-print tayo may color bar eh. Kasi kung hindi natin makikita, kumbaga kung hindi tayo familiar dun sa combination ng kulay, kumbaga lahat to i-bleed na natin. Pero for example, magenta yung bumibitaw sa atin. So yan, kukunin natin. Pero dapat maingat tayo kasi
baka matalsikan yung flex cable and yung interface board. So yung unang-una, bubuksan natin yung host lid. Then, kailangan magpaipit tayo dito ng iipitin natin yung host gamit yung place natin or yung long nose. Tapos, ibiblid natin yun dito, Michael. Dito sa, ano? Yan. Yan po. Tapos, habang biniblid natin yan, kailangan kung nakita na natin na continuous flowing na yung ink natin, kaya i-grip naman natin siya. Ipitin natin para hindi mag-flow back yung ink. Tapos, pupunasan lang natin yung dulo para hindi nga tumalsik dun sa flex cable. Yan. Pana natin. So, yan. Tapos, kung makikita natin dito, kasi yung crayons 1024 natin, tsaka crayons 512, kung nakikita natin, may mga reserve tank sa taas. Kailangan kasi yan, nakapuno din. Parehas din yan sa MyJet Plus. Pero ang wala niyan is yung MyJet 14PL and 42PL. So yan, i-grip lang natin to. Bubuksan lang natin ulit. Yan. Sige, Jel. Purge. May kita natin dito na pataas yung ink. Yan. Kailangan nandun punong-puno yung reserve tank natin dyan bago natin ipitin. Kailangan kasi wala yung hangin. So yun. Yun yung unang gagawin or yun yung una nating procedure. Kung four heads lang kayo, isa lang yung group na gagalawin nyo. Pero kung two heads, mas maganda kung meron kayong color bar para makita nyo kung ano talaga yung bumibitaw, kung yung group 1 ba or yung group 2. So yun, pagkatapos nun, pupunasan natin. And then, pwede na tayo ulit mag-continue ng printing. So yun, ayun yung unang procedure natin kung paano ayusin yung banding. So ang pangalawa natin, wait lang po. So, ang pangalawa natin is perform bleeding in ink filter. So, nasan ba yung ink filter natin? Nandun yun sa likod ng makina. Kailangan natin muna tanggalin yung yung material natin. Then, pupunta tayo dun sa likod. Dito, Kyle. Kailangan muna natin tanggalin yung material natin na nakaload. Yan. Then, doon tayo kayo. Dito. So yun, magkakaiba kasi tayo sir ng magkakaiba po tayo ng model ng machine. Ito kasi 1024, crayons 512i. Yung crayons 512i, crayons 1024, and yung MyJet Plus. Yun po yung magkakaparehas ng filter na ganito. And then dun sa MyJet 14PL, 42PL, and MyJet Plus, ganito po yung klase ng ink filter niya. Polyester. Yeah. So yun. Ang gagawin lang naman po natin dito, i-bleed lang din po natin. Katulad nung ginawa natin dun sa nauna. Wait lang. Magenta dyan. So ang una natin gagawin, bubuksan natin ng bahagya. Pero dapat nakaabang tayo dun sa host lid para pag nag overflow madali natin isasara. Sige po. Magenta. Kita naman po natin. Hop. Yan. Ganun po. Ibigay mo.
So, yun po. Yan po, kailangan po medyo maingat tayo kasi pwede pong mag-overflow lahat yung ink natin. Pero kailangan nakaabang yung takip natin bago natin pindutin yung purge. Para pag nagkarga siya, maano natin agad, masasarap po natin agad. So yun po yung pangalawang procedure. In that particular color po yan sir, kung ano po yung, kung ano lang po yung nag-ano sa inyo, kung ano lang po yung bumibitaw. Kaya kailangan po, medyo familiar tayo din sa color combination. And then yung mas maganda kung meron tayong color bar sa gilid para madali nating ma-identify kung ano po yung nabitaw. Then lastly po, lastly po na pwede natin gawin para maayos yung banding is yung mag-adjust po tayo ng voltage dun sa software. So, paano nga ba yung ginagawa sa MyJet 14, 42, MyJet Crayon Speed Pro 1024 and Crayon Speed Pro 512i. So, dito po yun sa software. I-share ko lang po yung, yung software. Yan. So, dun po sa software natin, kasi usually po pag nagpiprint tayo, nasa task select lang tayo kasi para dun sa mga sa job or dun sa operation. Pero ngayon, pupunta tayo ng maintenance. Sa maintenance po natin, meron dyan calibration, motion, voltage, and yung system information. Nakikita po ba natin? Nakikita po? Sir? Nakikita po yung screen, share screen? Yes, yes, okay, kita. Okay, okay. Thank you. So yun, kailangan po yung voltage natin is yung ink factor curve natin is naka-default. Tapos yung option type selection natin is naka-standard. Kasi yung rectification po and painted temperature, yun lang po yung ginagamit para dun sa technical. Yung standard voltage po, para po yun dun kung i-guide po namin kayo para po yun dun sa mga operator. So, ito po yun kung paano po gawin. So, kailangan po i-set po natin yung password. Saan po ba yun makikita? Dito yun sa menu, tapos maintenance. Ang password po natin is 6 na 0. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, yun. So, kunyari po, ang particular color natin is magenta. Yung ano, material. So, yung particular color natin is magenta. So, group 1, tapos yung CH3, ito yung channel 3, yun yung ano natin. Yun yung pinaka-magenta natin. Kasi ang simula natin is cyan group 1, channel 2, group 2 ng cyan, tapos magenta, CH3, CH4, magenta, group 2. Mamaya po i-ano namin kung ano po yung kung saan po kayo kumbaga saan po yung chart ng group 1 and group 2. So sa ngayon po yung group 1 magenta yung nabitaw natin. So papalitan natin yon plus minus, pero mas maganda kung magpo-plus tayo kasi kung mas maganda yung voltage kasi mainit yung lugar natin. So ang possibility yung viscosity ng ink mas malapot. So, dadagdagan natin, 13.5. Usually, ano yan, dinadagdagan namin o binabawasan ng sabay. Kasi dun sa usually mahirap po kasi makita pagka yung isang side lang yung binago nyo. Pero usually po, yung nasa taas, itong nasa taas natin is for left direction. Tapos yung pang nasa baba, yun po yung right direction natin. So, yan, i-apply lang natin. Tapos, pwede na po ulit tayong mag-print. Game, sir. So, then, mag-print po tayo. Game? John?
Anyway po, habang hinihintay po natin, pwede po tayo mag-raise ng tanong. Pwede po tayo mag-raise ng tanong para po habang inaantay natin, di po wala po tayong downtime. Ron, may question dito, no? Ano ang voltage range ng SK3 inks? Ayun, sir. Salamat po, sir. Kasi medyo nakalimutan ko po yun. Yun po, yung minimum po natin is 13 volts and yung maximum po natin is 19 volts, up to 19 volts. Pero hindi na, usually po, hindi na po kaya abot sa ganyang range kasi ang usually po, pagka sinet namin, nasa 13 volts to 15 volts lang. Hindi na po kaya abot ng 19 volts o yung pinakamataas niya. So, anong mangyayari pag masyadong mababa yung voltage mo at masyadong mataas? Masisira ba yung printhead? Actually po, pagka masyadong mababa yung printhead na nila, yung voltage na nilagay natin, hindi po siya papasok. And pagka sobrang taas naman po, makikita po natin yung ink niya is scattered na po pagka nag-scattered na po or sabog-sabog na yung ano yung printing niya. Sabog-sabog na yung test print. Doon pa lang sa test print, makikita natin kung okay ba yung voltage or sabog-sabog na siya. So yun po. Alright, thank you. Siyempre po, tapos na po natin i-load yung material. Yan po, mag-print na po tayo. So yan. Wait lang po, hindi natin nilagyan ng pero tapusin na natin. Hindi po nakaset yung color bar. Tapusin lang natin ng isa. Yan po, para po mas mabilis natin makita, post po muna natin, para mas mabilis natin makita kung nasa yung banding natin, lalagyan po natin ng, ito po, yung color bar. Dito po natin makikita kung nasa yung banding natin. In particular color po. So yun, ito po yung group 2, nasa taas, and yung group 1 po yung nasa baba. Yan. So yan po. So may tanong po ba tayo sa una nating agenda bukod dun sa range ng voltage natin? May tanong po, sir? Yes. Pwede ba magdagdag ng pass more than 8? 10 and 12 pass. 10 and 12 bus. But, actually po, ang inano po namin dun, sir, ang ginagamit lang po namin para sa pinakamataas po natin is yung 8 bus po. Para po dun sa Panaflex natin, sir. I think si Pisa nagre-request sila na mas dark pa. Actually, sir, dun po yun, ano eh, kung mas dark pa, sir, pwede po natin gamitin yung ano sir, yung dun sa profile po. Pwede po tayo mag-request ng profile para po mas dark yung ilabas natin na print. Pero usually po, pwede naman pong gamitin yun sir, yung 10 to 12 pass. Ano palalabasin yun sir? Kasi sa MyJet yun eh. Ang kinilip ko na, nakikita ko lang eh, 8 lang. Thank you sa ano no sa nagre-request ng 10 and 12 pass. Let's stick with the training para hindi po maabala yung iba. After po ng training, please coordinate with our service team. I-assist po nila kayo para sa 10 and 12 pass po. Okay, thank you. Thank you, sir. So, okay po. May mga ibang tanong pa po? Bukod dun sa nagre-request ng 12 or 10 pass. So, wala na po. Dito, no? Meron daw black spot sa print, no? White or black spot. So, Sir Oliver, no? Please coordinate with our service team after this para ma-assist po nila kayo. Sure po kung problems po ba siya, other problems po. Thank you po, sir. May matanong, sir?
Yes, sir. Please proceed. Mukhang si Sir Jerome yan, ah. Sige po, sir. Ano po yung tanong natin? Ano po, sir? Same, ano po lang. Sorry. Nawawala. Hindi. Hello po. Hello po. Ano po yun, sir? Sa ano, sir? Sa MyJet 512. Same voltage lang po ba sa yung dito? Yung yes, pinaka-maximum niya? Opo, sir. Oo, same lang po. Dito, sir. Dito naman po sa 512i. Ito po yung share screen po muna natin. Adjust po tayo. Dito po, sa main menu, tools, rail setting. Nakikita niyo po, sir? Apa. Ito po. Same lang naman po siya, sir. Bali, i-adjust po natin ng by 5 din, plus minus 5, apply to board. Depende, sir, kung ano po yung bumibitaw na sa atin, sir, ha? Kung black, zero, H0 natin or head 0 natin is black. H1 natin isa yan. H2 natin is magenta. And yung last po yung H3 natin is yung yellow. Ano, sir, na umabot na kami ng ano, 11, yung voltahe namin. Okay lang yun? Okay lang po yun kasi dito po, dun sa, ano po, dun sa... Sa MyJet Plus po, iba po kasi yung software nila. Pero usually po, 11 to 19 po pwede pa rin po. Kasi magkaiba nga po, magkaiba kasi sila, sir, ng ginagamit na software. Okay. Salamat. Pero usually po, sir, pagka nag-adjust po kayo, mas maganda po kung may advice po nung technical natin, sir. Okay po. Yes. Kasi pwede pa laki ng ad sa room. Thanks po. So, okay na po. Wala na po tayong ibang tanong, sir. So, okay. Let's proceed to second agenda, sir. Bert? So yun, yung pangalawang agenda natin is how to fix misaligned printing, double image, and system can't listen to target position. So paano nga ba ito inaayos? Usually kasi ang kadalasan na sira nito is yung raster bar. So nga ba makikita yung raster bar? Dito po yun, sir. So usually nililinisan namin to gamit yung polyester. Ito po. Ito pong strip na to. Yung transparent po. Usually po kasi pagka nag-print tayo dyan and may sira yan, example po natin ha, ginagamit po ng, so lalagyan natin ng alcohol yung polyester, tapos ipupunas po natin dito sa strip niya. Magkabila po. So papalaman na natin yung raster bar. Then lilinisin natin simula dulo hanggang sa carriage. Tapos, usually inuurong yan pagka lilinisan yung carriage board. Tape. So, sample tayo ng sirang or kung may damage na yung raster bar natin. So, ito, lalagyan natin ng tape. For example, nandito yung sira nyo. Nandito yung sira nung or nandito na yung may damage na raster bar. So, magta-try tayo mag-print dito, Kyle. So, yan. High speed. So, yan. Kung makikita po natin dito sa print niya, and yung same spot katulad nung doon sa raster bar, makikita natin meron siyang vertical line. And then nandiyan din po sa taas.
Yan. So yun, makikita natin na same position sila nung may damage na raster bar. Yan, tatanggalin na po natin ulit. And then proceed po tayo doon sa ayun po yung unang pwede nating i-diagnose para doon sa mga problem na yun na misaligned printing, double image, and system can't listen to target position. So anong meron ba tayong pangalawang gagawin? Wait, paano muna ako? Share screen. Mamaya. Share screen. So yung pangalawa natin is clean the encoder sensor. So paano nga ba natin gagawin yun? Kailangan kasi sir yung encoder sensor natin and yung raster bar nasa gitna. Kunyari, ito yung raster bar natin na nasa gitna. Tapos ito yung encoder sensor natin. Kailangan yun hindi tumatama dun sa magkabilang gilid niya. Kumbaga kailangan nasa gitna lang siya. So nandito yun kung paano natin masisipat o masisilip kung paano nasa gitna. Dito bubuksan natin yung nasa gilid. Same lang to ng lahat ng model. 14PL, 42PL, MyJet Plus, Crayons Speed Pro 1024, and Crayons Speed Pro 512i. So, ayun po siya. Ayun po. Nandun po siya. Nasa dulo. And kung i-adjust po natin siya, nandito po yung screw niya. Pero, kailangan po, bago natin simulan to, or bago natin i-adjust, kailangan po nakapatay muna yung makina. Kasi gagalaw po tayo or maghahawi po tayo ng flex cable dito. So, dito. Ito yung dalawang screw. Oh. So ito po yung dalawang screw. Yan po yung dalawang screw. Kung saan pwede po natin luwagan ng bahagya para maigalaw natin yung sensor na nasa gitna. Or pwede natin tanggalin para malinisan. So ito po, tanggal na po yung dalawa niyang screw. Ito po yung itsura ng sensor. So kailangan po, nasa gitna ng pagitan nitong dalawang, ipagitan ng dalawang glass yung raster bar. So kailangan nasa gitna siya. So paano po siya linisan? Kasi minsan po, or madalas maalikabok po yan. So sisingitan lang po natin siya ng polyester sa gitna. Ito po. Yan. Yan po. Kailangan po nasa gitna siya na nakapasok po siya doon sa loob. Yan, pagka napunasan na po natin, pwede na po natin siya ulit ibalik dun sa slot niya. Pero kailangan po, sipat natin kung paano natin tinanggal yung sensor. Yes po, habang binabalik po yung sensor, may mga tanong daw po tayo. Ano po yung mga tanong, sir? Sir Albert?
voltage, kanya adjustment ng voltage depending sa temp ba ng room? Yung okay. Adjustment ng voltage ng depende. Oh, yes. Usually kasi sir, dun sa ano, may tanong tayo na explain yung adjustment ng voltage. Usually kasi sir, ano, nasa 28 to 34 degrees tayo dun sa environment natin. So, magdidepende yung voltage sir dun sa room temperature nyo or room environment nyo. Pero usually po, pagka pagka-install naman ng technician natin yun, usually po nandun na sa range yung ano, nandun na sa range yung voltage natin. Or kumbaga pag iniwan yun sa end user, nakaano na po yun, naka-set na po. I-adjust lang po natin kung ano kung nagbabanding ba or bumibitaw yung print. So gel na kabit na ba sir? Nakabit na po. Oh, may tanong pa po. Sir, kung hindi gumagana yung sensor, sir, meron tayong error na lalabas dyan. Yung system can't listen to target position. Or yung movement ng carriage, hindi na po ganun ka-smooth. Kumbaga mag-iiba-iba na po yung ano nun, yung movement. Pero usually po ang lumalabas na error doon is system can't listen to target position or hindi na po siya mag-initialize. Salamat po sa tanong Miss Sir Elmer. May tanong pa po ba? May tanong pa po? So yun, kung wala na tanong tayo dito sa agenda number 3, proceed na po tayo dun para sa susunod nating agenda. Bert? So yun, ang pang-apat natin o susunod natin na agenda is how to fix main card fumer can't be load. So usually po lumalabas to doon sa ano sa usually nagkaka-error to doon sa password. Pero may ano naman po to, may solution kaagad. So yun, magre-request lang po kayo ng OSD file doon sa service manager natin or doon sa contact natin na FSE. Tapos ire-request niyo rin po yung general license na software or yung yung software para matanggal yung error. And then, yun, i-execute natin yung software para ma-unlock yung UMC. Usually, ganun lang po yung ginagawa. Una, i-request nyo yung OSD file. So, ihingin namin yung user ng machine. Pero usually, pagka sinabi sa amin yung company name, meron na agad kaming ibibigay na, ano, na OSD file. So, gagawin namin yun via TeamViewer or pwede rin via phone, i-instruct namin and i-send namin sa inyo yung ano, i-send namin yung software. So yun, ang next naman natin is how to fix fiber communication error. Usually, ito lumalabas to pagka medyo matagal na yung ano, yung machine or and ano na, mga 5 years, 6 years, mga ganun po lumalabas to. And ganito po kung paano siya ayusin. Unang-una, refresh natin yung connection of fiber optic in UMC board. Tapos, pangalawa, i-refresh natin yung connection fiber optic in carriage board. Yun, so gagawin natin ngayon. Punta tayo dito sa MyJet 14PL. Yan. So, paano natin i-refresh yun? Re-refresh natin, ang una mo natin gagawin is patayin yung makina. Dalawa yan, itong para sa machine and para sa heater.
And then, ito yung UMC board. Ito yung UMC board. Ire-refresh lang natin itong dalawang kulay dilaw na to. Diroskas siya. And kung mapapansin natin, meron siyang kanal. Ito po, meron siyang kanal. Yan, nakita ba? Meron siyang kanal para hindi tayo ma-misalign. Kasi kung naikabit natin siya ng hindi nakapasok, mag-error at mag-error po siya. So yun, ganito lang po kadali. So isa, tatanggalin natin ulit, then ikakabit natin. Pero mas maganda po kung hawak nyo yung diroskas. Iaangat nyo po para makita nyo kung nasaan yung kanal. Yan. So, ganun din po para dun sa carriage board. Nandito naman po yung carriage board natin. Okay lang. So, ito po yung carriage board natin. Ito yung fiber optic. Itong kulay dilaw, sir. So, ikot lang natin ulit. Ikot and tatanggalin. Yan po. Tapos, mas maganda, yun, meron din pong kanal to para dun sa alignment niya. Kung saan siya ipapasok. And then, iroroskas po ulit. Pag okay lang po 'tong magkabaliktad. Kasi kung magkabaliktad po yung kabit nyo, mag-error at mag-error po. Ang gagawin niyo lang po, pagbabaliktarin yung in and out niya. Kumbaga, ito kung ito nasa kaliwa, kung ito nasa kanan at napunta siya sa kaliwa, mag-error po 'yun. Yan. Yan po, pagkatapos niyo po i-refresh 'yan, ipapa-check po ulit ng technical na kausap nyo kung gumagana na po yung machine nyo. And kung lastly po, kung hindi pa rin talaga gumagana, kailangan po natin sundan o hanapin yung fiber optic na may sira or may damage hanggang dun po sa dulo. Kailangan po nakabukas tong cover niya para mas mabadali niyo pong makita. Ito po. And ano po, reminder lang po para dun sa magtatanggal nito, kailangan po hindi po siya mababaluktot or hindi po siya matutupi ng ganito. Kasi po, medyo sensitive po yung fiber optic kasi po glass yung nasa loob niya. So, yun. Ganyan po yung gagawin para po dun sa ano, sa fiber communication error. So may tanong po tayo tungkol dito. Ron, may mga tanong dito. No? Pwede bang gamitan ng alcohol ang encoder sensor? Yes, sir. Pwede pong gamitan ng alcohol. Bibisik, lalagay lang po natin dun sa polyester. So ito po. For example, ito po yung alcohol. Ito po yung polyester. And lalagay nyo po ng alcohol. And then, lalagay nyo po ng alcohol yung polyester. Then, tsaka nyo po ipupunas dito, sir. Tsaka one direction lang, no? One direction, no? Opo, one direction lang po. Kung mas maganda po, meron po tayo ulit na kasunod na tuyo. Tuyong polyester. Kumbaga, ito po yung tuyo. Ito po yung basa, and then ito yung tuyo. Para po mas mabilis yung drying time nung alcohol dun sa raster bar. Alright. Sir Wilmer Bagyoro, no? Sir, salamat sa concern nyo, pero hindi po ito yung tamang venue para i-raise nyo po yan. We are currently conducting a refresher course, no? Sinabihan ko na po kayo, after ng refresher course na to, tatawag po ang service manager po namin sa inyo para i-address yung mga concern nyo. Please respect the time of the other attendees, sir. Ha? I really appreciate you joining this, pero hindi po ito yung tamang time para i-raise yung mga concerns nyo. Sir, dagdag ko lang po, no? Dun sa nire-raise ni sir na concern, naka-note naman po yun, sir.
And ano po, tatawagan po namin kay sir or tatawag yung service manager sa inyo sir pagkatapos po nito or during nito sir. Pwede na po namin i-raise agad dun sa service manager yung concern niyo sir. Beer 70% alcohol. May tanong din po dito para kay galing po kay guest room. Pure 70% alcohol, pwede po. Yes, pwede po yun sir. Kahit yung diluted po, pwede rin sir. Basta po, magawa lang natin yung procedure, sir, na una natin ipapahid yung basa and one direction lang po. And yung tuyo, isasabay po natin sa kanila. Para po mabilis pong matuyo yung alcohol or yung liquid na nilagay natin, sir. May tanong pa po? Okay, so proceed po tayo dun sa next nating agenda. Eto, usually kasi pagka nag-print tayo ng billboard, may mga client tayo na nagre-reklamo kung may client tayo na tumatawag na sobra yung print nila or kulang. Ibig sabihin, dun sa billboard nila, nasa 80 inches dapat kasi. Pero nung nag-print sila, 84 inches or 75 inches na lang. So yun, paano nga ba solusyonan to? Kasi usually, ito, kung makikita nyo yung image sa kaliwa, meron siyang gap. Meron siyang gap. And then yung nasa kanan natin is yung overlap. So yun, pagka nag-print tayo, usually pagka ganito yung print natin na nasa kaliwa, yung gap, magsusobra yung print natin kasi sobra yung step size niya. And then yung nasa kanan naman is lilit yung file natin. So paano nga ba yung inayos? Para po to doon sa Para po to doon sa MyJet 14, pero lang po doon sa MyJet Plus. Kasi yung 14, 42, 10, 24, Creance 512, pare-parehas lang po sila ng software. So ito po yun kung paano gawin. Si share screen ko lang po ulit. So yan. So yun, pupunta po ulit tayo doon sa maintenance. Doon po to sa pinaka software ng machine. So pupunta tayo din sa maintenance. Tapos sa calibration. Calibration na tab. And then yung step size. Step size po kung depende yun sir kung ano yung gamit nyo. Kung 2 pass, 3 pass, 4 pass. Yun. So, for example, gagawin natin yung 2 pass. So yung 2-pass po, ipiprint natin okay, dun sa 80. Okay? So yun, nagprint po siya. So makikita natin dito, and mapapansin natin kung ano yung magkapatong sa kanya. For example, itong negative 9, kung mapapansin natin yung pinaka linya niya is magkaiwalay na. Ito yung overlap. Ito yung gap. And then dito naman sa kaliwa, ito yung negative, yung positive 9 niya is magkahiwalay na po. Or hindi pa rin siya magkapatong. Kailangan po kasi single line lang po yung pinaka line natin dito. So kung dito, meron tayong dun sa negative 1, ito na po, single po yung line niya. So ayun po yung i-input natin dito sa software. Sa software po, i-input natin siya ng negative 1. So yan, i-apply po natin. Apply. Yun po, reminder lang po ulit, pagka nag-change kayo ng value, kailangan po i-apply natin agad. Kasi kung hindi po siya may papasok dun sa system. So yun, i-check po natin ulit yung 2-pass para sa step size. Kailangan po kasi yung base point natin or yung pantay is nasa 0. So yan po, dito po, pagka-check natin, okay na po, pantay na po yung
zero niya. Kailangan po kasi nasa isang linya lang yung vertical, yung horizontal line na yan. So, ganyan lang po yung pagkakalibrate ng step size. Ganyan din po yung procedure para sa 2, 3, 4 pass hanggang po dun sa ginagamit nyo po na pass na 8. So, yun, may tanong po ba tayo? May tanong tayo tungkol dito sa agenda na to? Yan, tanong. Hello, sir. Yes po. Yung calibration, sir, sa lahat ng color na po yun. Yes. Hindi ko marinig. Hello. Yung calibration, sir, is sa lahat ng color yun. Actually po, lahat na po yun ng color, sir. Bali, ano po, iba po yung calibration ng color, sir, dun sa step size. Yung step size kasi, sir, para sa lahat yun ng kulay. Pero ano po, iba po yung purpose niya, sir, eh. Para po dun yun sa size nung printout natin, sir. Or yung dun sa ano po, sa step nung material pagka nag-print na po siya. Yung feeding po. Okay, thank you. May tanong din po doon, yung system can't listen to signal carriage. Yun po. Yes po, faulty encoder sensor din po yun. Pero mas maganda po kung mag-initialize po tayo na ano, nalinisan muna yung sensor. Kasi minsan po, madumi lang talaga yung sensor o minsan hindi lang nakagitna yung sensor dun sa raster bar. May tanong din po para galing kay Sir Erwin. Do we need to do different step size? Sir, ano po? Lahat na po ng speed mode nun, sakop na po yung lahat. Baga, kung step size, yung kung pass lang po, different passes lang po yung gagawin natin, sir. Anong ko, sir? Ron, i-add ko lang yung regarding sa step size, no? Every time na may makikita kayong gap or may overlap, you have to adjust the step size. Kasi minsan, sir, pagka magaan yung material, nagkakaroon na siya ng gap, no? And pagka mabigat yung material, nagkakaroon siya ng overlap. So, overlap. Every now and then, we have to monitor kung meron tayong gap or overlap and we have to adjust as necessary. No? Step size. Gusto confirm ko lang, sir, pwede tayong mag-adjust while printing? Yes, sir. Pwede tayong mag-adjust, sir. Okay, thank you. Bali dito po yun, sir. Kunyari, kailangan nyo po mag-adjust ng overlap. Dadagdagan nyo lang po ito ng, depende yun, sir, depende kung gaano ka laki or gaano ka kapal yung nag-overlap sa kanya. For example, nasa 10 lang yung ano yung adjustment. Habang nagpiprint po, ilagay nyo lang po yung value. Then, kailangan po mag-apply po tayo, sir. Kasi kung di po natin na-apply, hindi po yun papasok. And then, makikita po natin yun every single time ng direction niya. I mean, kung nasa dulo na siya, tapos nag-feed siya, dun pa lang natin makikita. Okay po, sir. A question. Pag-overlap, mag-a-add kami. Pag-gap, magbabawas? Yes po. Yes po, sir. Okay, thank you. Ano ideal increment? Ayun po, sir. Nasa ano po? Nasa plus minus 10 po. 0.0010. Ito po, sir. Ito po yung dalawang value na pwede nyong galawin, sir. Kasi kung third value na siya, sir, medyo malaki na po yung adjustment nun, sir. So hanggang dito lang po tayo sa two values. Guys, i-add ko lang, no, yung regarding sa gap at saka sa overlap, pag meron kang gap, ibig sabihin yung print mo mas mahaba. Pag meron kang overlap, ibig sabihin lumiliit yung print mo, no? Yes, so, hindi ito visible sa mga maliliit na prints, let's say 6 feet or 10 feet.
Hindi siya masyadong ano noticeable. Pero pag nag-print ka ng billboard, dito na yung magkakaroon ka ng 6-inch na short or even more. Yes, no? Kaya kailangan bantayan yung gap and overlap. And magagawa din po natin yun kasi minsan po yung print natin naka-gradient po. So mas maganda po kung naka-no-feather lahat yung ano natin. No-feather lahat nung printouts natin or naka-border border feather. Nandito po yun. Dito po natin makikita yun, sir. Nasa print option, tapos function, nasa ilalim. Yung feather mode. Para dun sa 14PL, 42PL, naka border feather yung tawag sa kanya. Pero dito sa crayons 512i, no feather po yung ano yung printout niya. Pakita ko lang, sir, yung ano. Pakita ko lang po yung printout nung no border. Wait lang. Wait a bit. Ron, anong next agenda? Yun po. Next agenda natin, balikan ko na lang po to, sir, yung ano yung border feather. Sige, sige. Okay lang. Border feather muna tayo. So yun, tapos na tayo din sa step size. Ang next naman natin is yung color offset. Color offset, usually kasi pag nagpiprint tayo, may napapansin tayo, especially dun sa text. Kung makikita natin yung image dito, meron siyang labas na magenta na nasa kanan. And kung paano yun ayusin, ika-calibrate din natin yung color offset niya. So yun, pakita ko lang dito muna tayo sa MyJet Plus kung paano yun ayusin. I-share screen ko lang po ulit to. So yan, kita ba ito? Kita na. Okay. So yun, kung paano kayo calibrate yung color offset dito, punta lang po tayo ng Tools and Calibration Wizard. Ito double click na natin yun para ma-skip yung dalawang step. And then pupunta tayo ng Head Calibration. Ito po, itong dalawa. Ito po ang dalawa. So makuna natin yung left. Save natin and then magpiprint po tayo margin 1, 2, 3, 4, 5, 55. Yan. So dito, kung kanina yung step size natin pa-horizontal, etong color calibration natin is pa vertical naman siya or patayo. So meron tayong apat na kulay dito para dun sa apat na printed. Kailangan din po yung base point natin is nasa zero. So for example, dito sa H0 is... Meron na natin yung mga masira itong mga photo. Yes, sir. Yes. Yung H0 natin is nasa negative 2. So, input lang natin dito sa software yung negative 2. So, meron tayong value dito na 2. I-offset natin siya. So, magiging 0. And then, yung C. Kel pa. Tingin, Kel. So, yung H1 natin or yung sayan, nasa 1. So, meron tayong 1 dito na value. I-add natin siya ng 1, so magiging
positive 2. Kel, magenta? Kel? Positive 1? So, yun. Magiging 2. Meron tayong andi dito. Meron tayong value na 2. So, dadagdagan natin ng 1. Yun po. So, yung minsan, madalas, hindi natin nakikita yung yellow. So, para makita natin yung yellow, kailangan po meron tayong blue na screen or blue na image. Itatapat lang natin dun sa image para po makita natin yung yellow, kung saan siya nakatapat. So, dito, negative 2 para dun sa H3 natin or yung yellow. Negative 2. Meron tayong 5. Babawasan natin ng 2. Save. Save. So yun, para ma-check natin, kailangan natin mag-print ulit, sir. So yan, i-check natin kung 0 na. Yung base point natin na pantay. Yan, pantay na sila lahat. Yan, gagawin nyo rin po yan para doon sa right. And ito po yung tanong kanina, kung i-adjust ba siya ng bicolor, ay ba by speed. Ito po yung i-adjust na by speed po talaga. Unlike doon sa by, ano, sa step size, isa lang po kung ano lang po yung passes na gamit natin, para sa lahat na po yun ng speed. Pero dito po, bawat speed mode po, kailangan po natin i-adjust. So ito po yung speed mode para doon sa MyJet Plus. And then ipapakita ko rin po para doon sa ano, sa MyJet Crayons 512i. Share screen ko lang po ulit. Same procedure lang naman din po 'to. Pero yun nga, magkaiba lang sila ng software. Yun, pupunta lang po tayo doon sa maintenance and then calibration. Imagine, ilan? Ha? 700. So yun po. Una-una sa lahat, sir, dito sa software na to, kailangan yung speed nyo, magkapareha sila dito sa speed ng speed mode. Dito po sa maintenance. And then, yung direction po, kailangan po nakaparehas din siya. Kunyari, kung direction nito right, kailangan yung direction din dito sa kabila, yung maintenance, is from left to right. So, mag-print siya simula sa kaliwa papunta sa kanan. Kailangan po hindi po tayo malito dito kasi kung malito po tayo, yung in-adjust po natin, hindi po magbabago kahit anong check natin. So, yun. I-check natin yung speed na high and right direction. So, yun. Pipindutin lang natin itong color offset. Sorry. So yun po, ang base point naman natin dito is sa yan. And sa yan na right. Direction, group 1 na direction na papuntang right. Tapos yung group 1 na pupuntang left, dun lang po tayo mag-a-adjust. So example, yung group 1 na natin na papuntang left, direction left, is... Wait. 2. Kailangan po kasi dito, kailangan po dito yung pinaka-linya niya na nasa gitna and yung nasa baba at taas, kailangan po isang linya lang po yun. Unlike po dito sa 10, paki-zoom po sir. Yan. Yung 10 po natin, yung nasa gitna niya is nasa kanan. And then yung dito sa negative 10 naman, yung nasa gitna niya is na papuntang kaliwa. So kailangan, hindi po yan pwede. Kailangan po yung pantay na pantay siya. Pero just in case po, may tendency po kasi na nasa gitna yung pinaka pantay niya. I mean, pantay yung 4 tsaka 2, pwede niyo pong gamitin yung number 3.
Yun po. Pero for example po dito, nasa positive 2 and 0. So, idadagdagan natin na isa, na 1. Dito po yun nakalagay sa group 1, row 2. Ito po yung row 2 po is direction left. So, dadagdagan natin siya ng 1. Then, yung group 2, sir. Ilan? Group 2, right. Yung group 2 right natin is positive 8. Then yung left natin is 6. Yan po, titignan nyo lang po para dun sa lahat ng kulay yan. Yan. Titignan nyo po yan para sa... Pwede mo paki-focus tapos in-circle mo kung ano yung dapat namin i-select? Ballpen. Okay, sige po. Para makita ng ano viewers, please. Excuse me, babe. Yan, Ben. Kindly focus kung ano yung dapat i-select, ano yung mali, ano yung tama. Okay, sir. So ito po, yung mga naka-encircle po, yun po yung tama. Tapos while ito po yung negative 10 po, ito po yung hindi natin kailangan piliin. Kailangan po kasi natin piliin dito yung pinaka-straight na line ng tatlong linya. Ito po. So mag-base po tayo dito sa magka-patong na to, kung saan po tayo pipili. Kasi kung mapapansin natin dito sa positive 10, okay, focus kayo. Nasa kanan po yung ano niya, nasa kanan po yung pagitan niya. While dun po sa kabila, nasa negative 10, nasa kaliwa naman po yung nasa gitna niyang ano, nasa gitna niyang bar. So hindi po 'yan pwede. So in that particular case, in that particular case dapat 2 ang i-input nila, positive 2. Yes po, sir. Okay. And then paki-check sa baba, please. Yes, ito po. So, yun, dito po sa case ng group 2 right direction, nasa number 8 naman po o positive 8 yung ano niya, yung pinaka pantay. So, yun po yung pipiliin niyo, positive 8. And then dito po sa group 2 left direction, nasa positive 6 naman po yung ano natin, yung pinakapantay. So, yun po yung mga ilalagay natin. Sa group 1, positive 2. Group 2, right direction, positive 8. Sa group 2, left direction, positive 6. So, yun alright po. Mag-proceed naman po tayo dun sa isang another color. Ang base po natin ulit is sa yan. So, yung right natin, ang pinakapantay natin is yung negative 2. So, bakit nga po ganyan? Ayun lang po kasi yung ano, ayun lang po yung pinakapantay niyang bar or yung magkapantay na kulay. Kailangan po kasi walang lalabas dun sa magkabilang left and right kasi kung lumabas po siya, lalabas din po yun dun sa printout nyo. Okay po? Yan po yung gagawin nyo para dun sa lahat ng kulay. Pero ano, kailangan baguhin nyo rin po yan para dun sa left. So meron tayong speed na high. Ito po yung speed na para sa high na right direction. So meron po tayong high na left and normal left, normal, high, right. So saan po ba yan makikita? Dito po yan makikita. Dito po yan makikita sa software. So for example po, magka-calibrate kayo ng low. Pero po yung ano niya, yung direction niya is right
Yan po. Ayan lang po. Pipiliin nyo lang po dito sa from left to right. Wait, may question daw po. In magenta, there's color offset of 15 already. Do we have to? Yes, sir. Evaluate ko lang, sir. Ha? Evaluate ko lang po. Pero kailangan po yun, naka-offset din po. For example po, itong group 1 left ng magenta is negative 4. And then, itong right na group 2, positive 10, positive 8, yung group 2, left direction. Sir, pakisabi ako, sir. Group 1, left. Negative 4. So, magiging negative sa, 17. I-offset lang po natin yun, sir, kung ano yung value doon na lumabas. I-plus minus din po natin dito sa value na nakalagay dito sa software natin. Yung group 2 po, sir, positive 10. So, magiging 10 siya. Yung group 2, left. Positive 8. So, 18. Group 2, right. So, yun. Salamat po sa tanong, Sir Erwin. Yes, yun po, i-offset natin yung number dun sa, na-print natin dun sa number na nakalagay dun sa software. And gagawin din po natin to from left to right and then right to left. Hello po. May tanong pa po ba? So yun, gagawin nyo lang po to para dun sa lahat ng speed. Take note lang po na yung dalawang direction kasi kung isang direction lang po yung na-calibrate nyo, yung dun sa, kung left to right yung lang yung na-calibrate nyo, yung right to left, hindi. Lalabas po yung, yung mga kulay dun sa, pagka yung kay Rage, pumuntang pa left. Direction ng left. Pero yung pa right, okay. Yun po. Kailangan po kasi, sabay na dalawa. Pwede po, sir. Pwede po magtanong using audio, sir. Yes, sir. Mas maganda. Wait lang, sir. Medyo grounded kasi, Sir Oliver Goy po yata yung Kay Sir Oliver yun. Sir Oliver, medyo hindi po maganda yung reception ng audio niyo, sir, yung mic. Sir Red Santiago, do we have to do this regularly? Yes, sir. Mas maganda, sir, kung every month, sir, or kung may napansin na kayo na hindi, kung may lumalabas na kulay dun sa printout nyo, mas maganda, sir, kung i-calibrate nyo rin, sir. Para ma-check din natin na kung maayos talaga yung print nyo, sir. Group 1. Ron, may question dito, Yung group 1, row 2 kanina, kasi 21 na ang value, tapos plus 10 ang calibration needed. Di ba dapat 31 na ang setting or 10? Saglit lang, sir. Wait lang, sir. Ulitin na lang natin, sir, para medyo malinaw, sir. Sir Oliver Go, salamat po. Yun, ulitin natin, sir, yung calibration ng left to right
ng low speed. Sir Erwin, yes po. Lahat po ng speed po, i-calibrate po natin, sir. Yan. $1,500. Ito na lang. So yun, pa-back ako kay Dan. Sige po, sige pa. So yun, isasayan natin. Ulitin lang natin, Sir Oliver, ha. Yung group 1 natin na right direction, is yun po yung pinaka-base natin. And then yung group 1 left direction, 0. So hindi na po tayo, hindi na po natin gagalawin 'yon. Yung group 2 natin na right direction is positive 2. So kay Dan, pa-input po. Group 2 right direction. Sayan. Positive 2. Hindi, yung group 2 natin na left direction is 0. Yung group 1 naman natin na right direction. Right direction para sa magenta is... Lahat ng selection, pakibilugan. Lahat ng selection. Negative 6. Group 1, left direction. Negative 10. Group 2, right direction, negative 6. Group 2, left direction, magenta. Ito po, ito po yung sinasabi natin, sir, na kung magkaparehas yung negative 6 and negative 8, pwede tayong gumitna. So, magiging negative 7 to, sir. Ito po yung pinakagitna niya. Pwede po natin gamitin yung negative 7. Negative 7. Group 2, left. Okay. So yan, okay na po, Sir Oliver. Pwede po natin ulit i-check yung dalawa. Yan. Sir Red, hindi po siya kasali, sir, kasi yun po yung base point natin, sir. Yung sayan na right direction. Group 1, right direction. Yun po yung ano natin, sir. Yun po yung pinaka-base point natin. So may question pa po ba? Take note lang ulit, sir, kasi medyo critical. Yung left ay yung low, normal, and high speed. Magkakaiba siya ng color offset. And yung left to right, right to left. Baga kung isang speed natin is low from left to right, isa pong calibration yon. And yung low, right to left, isang calibration din po. So yun po, proceed na po tayo dun sa next nating agenda. So yun po, yung next natin is how to calibrate bidirectional offset. So yun, pag nag-print naman tayo dito naman sa error na to or yung problema na to, I mean, hindi naman siya, kumbaga, hindi perfect yung print. Hindi perfect yung print natin kung hindi natin i-calibrate.
Hindi po perfect yung calibration natin kung hindi natin isasama yung bidirectional offset. Makikita natin yung bidirectional offset dun sa dulo ng print natin. Kung dito makikita natin dun sa image na to, kung makikita natin yung right niya, yung print niya sa group 1 is papunta sa kanan. Yung group 2 naman na nasa taas, papunta sa kaliwa. And then, itong next na image natin, kung mapapansin natin, yung group 2 natin nakalabas na papuntang kaliwa. And then, yung group 2 natin, papunta na sa kanan. I-check natin yung dito sa software. Kung paano i-calibrate, ganito, pupunta lang po kayo dun sa machine software. Ayan. Set lang ulit natin yung margin. 100. De, 700. Okay. Ito, yung calibration naman nito, sir, per speed din siya. Per speed din. Pero wala na siyang right to left, left to right. Ang kinakalibrate lang naman na, kinakalibrate lang natin dito is yung speed lang. So, kailangan yung yun. For example, speed natin na una, ang i-calibrate natin muna is yung low. And then, yung direction natin must be in bidirectional. Yan. Double check lang natin yan. Then, i-click lang natin ulit dun sa maintenance. And then, bidirectional offset. Check natin yung low speed. Yan. Mag-print siya, Sir Michael. 700. So, yan. Kung yung una, yung color offset natin, medyo manipis yung mga printout, dito mas makapal. Pero dito, dalawa yung titignan nyo. Isa yung dulo, na kung dalawa yung linya nito, ibig sabihin hindi siya pwede. Hindi siya pwede hanggang sa makita nyo yung pino niyang printout. Ibig sabihin, ito pwede, pero may second option pa tayo. Second option natin is yung gitna niya. Yung gitna. Kailangan kasi yung gitna niya is pantay din. So, for example, dito, dito is negative 4, yung pinakapantay niya. So, ibig sabihin, kailangan yung value nito, I mean yung printout nito, kailangan pantay siya. And yung output nitong linya na to na nasa baba, kailangan pantay din po siya. So, dalawa po yung basehan dito, sir. So, yun. I-input natin yung negative 4. I-offset lang po natin yun ulit dun sa software natin. So, yun. Nabago na ni sir. And then, mag-print out po ulit tayo para dun i-check kung okay na yung value natin na nailagay. So, yan. Pantay na po. Kailangan po yung pinakapantay natin is nandun sa zero. So, dito po, okay na po yung calibration natin sa bidirectional offset para dun sa low speed. So, gagawin po natin yan para dun sa normal and high. And then, di na po natin gagalawin dyan yung right to left or left to right. Yung ano lang po, yung speed lang po. Okay po. So, may tanong po tungkol dun sa bidirectional offset? Ah, sir. Sir Erwin, dito po pini-input yung value niya. Dito po sa maintenance, calibration, and bidirectional offset. So, ito lang po yung babaguhin nyo. Yung low, normal, and high. Okay po. Depende ba din sa head height na madilan? Yes, sir. Depende rin po to sa head height ng material, sir. Mamaya, sir, isasabihin namin kung ano po yung thickness or yung kapal ng material na gag. I mean, yung gap ng material para dun sa
sa carriage. So yun po, tapos na po tayo doon para sa 1024, 14PL, 42PL, Crayon Speed Pro 1024. Lipat naman tayo doon sa ano, MyJet Plus. So yun, share screen ko lang po ulit. Ron, may question lang dito, no? Depende pa din ba sa head height ang media? Yan, sir, yung bidirectional. Yes, sir. Yun, depende pa rin yun, sir, sa ano, sa material niyo, sir, kung ano yung gagamitin niyo. Kasi minsan may 13 ounce, may sticker, pero ano po, halos minimal lang po yung gagalaw sa kanya. Hindi na po yun masyadong kita sa printing, pero mas maganda po kung ikakalibrate natin, ano yun, ikakalibrate natin bawat ano, bawat material. Kaya po, meron tayong ano, meron tayong calibration set. Kumbaga, ito po, ipapakita ko po muna. Dito po to sa 14PL, 42PL, pero alam po dun sa MyJet Plus. So dito po, kunyari po, ang kinalibrate natin is for 10 ounces. So pupunta lang po tayo ng parameter, backup. Kunyari po, kinalibrate natin ng August. Kunyari po, kinalibrate natin siya ng August 24. Tapos, yung file natin is, yung media natin is tarpaulin 10 ounce. Kailangan po meron yung, ano, meron yung calibration dun. Para po pag ilo-load natin ulit yung material na yun, i-ano lang po natin. I-load lang natin ulit yung calibration na yun para hindi na po tayo magka-calibrate ulit. So, yun po. Proceed mo po tayo dun sa kabila. Share screen. So, yun po. Para po dito, para sa MyJet Plus, kung paano i-calibrate yung bidirectional, punta lang po ulit tayo ng calibration wizard. Two-step na next, and then eto po, ipiprint lang po natin. For example po, meron tayong dito ang value na 16. Ipiprint lang po ulit natin yung bidirectional, sir. So yun, dito naman, ang base point natin is magenta. So parehas lang po nun. Pipilian lang po natin kung paano yung ano. Back. Pipilian lang po natin kung paano yung kung ano yung pantay ulit. Kasi dito meron po siyang dalawang value ulit. Yung kung dun sa MyJet 14PL nasa baba yung line, dito nasa kaliwa niya. Ito po yung line na to. So baling dalawang line po to, isang makapal tsaka isang manipis. Pipiliin po natin kung ano yung pinakamanipis sa kanila. So para po dito nasa negative 1. So ito po yung pipilian nyo. Itong magkapatong na to, and then yung nasa gilid na to. Yung nasa gilid na linya. Yan. So yan, lalagay lang po natin yan doon, negative 1. And then mag-check po tayo ulit.
I-print po natin ulit para dun sa wait lang po. Flash muna. So wait lang po. Medyo nag-hang po yung computer natin. Sa kabila. Oh. Sir, saglit lang po, medyo nag naghang po yung computer natin para dun sa MyJet Plus. Sir, sagot, may tanong po akong nakita kanina. Sino po yun? Sir, tanong ko lang. Ayun sir, Sir Val Aldrin. Mas maganda po sir kung naka-on po yung machine natin bago tayo mag-load ng calibration para po pumasok din po dun sa system ng machine natin yung calibration natin na ilo-load sir. Sir Jelan Morales. Sir, opo, dapat po ano, dapat po lahat ng speed para dun sa bidirectional offset, kailangan po lahat 'yun i-calibrate natin, sir. Sir, dun sa MyJet Plus, hindi po siya sir pwede gamitan ng RYPC kasi po magkaiba po sila ng board, sir. Parehas lang po sila ng body pero yung board na ginagamit sa kanila sir tsaka yung power supply hindi po sila magkapareha sir. So okay naman po para dun sa MyJet 14PL 42PL wala na pong tanong dun sa software. So yun po yung procedure natin para dun sa bidirectional para sa 14PL and MyJet Plus. 42PL, Crane Speed Pro, 1024, and Crane Speed Pro 512i. So ang next natin na agenda is how to fix overspray and grainy output. So yun, paano nga ba ito inaayos? Kasi usually, pagka nag-load tayo ng material, iba't ibang thickness po yun. So kailangan yung gap natin para sa
carriage, kailangan po may certain lang tayo na kailangan iangat. Or kung hindi po siya, kung masyado siyang mataas, pwedeng mag-misalign siya or yung binder offset natin is medyo ano, medyo hindi ganun ka straight yung linya para dun sa gilid. So yun, kung makikita natin dito, meron tayong overspray and then meron din tayong grainy output. So paano natin yung maayos? Ang unang-una natin gagawin is check printed status or no missing nozzle. Kailangan kasi yung ano natin, yung status natin is kailangan complete talaga 100%. Kung hindi, pwedeng yun nga, kung medyo masaselan yung kliyente natin na nagpapaprint sa atin, lalabas yung kulay dun sa ano niya, sa bawat print, lalo na dun sa mga maliliit na text. Especially dun sa mga sticker, yung gumagawa ng sticker. So yun yung una, check natin kung may missing status o missing nozzle. Ang pangalawa is to check the carriage height or gap over material. So yun, kung paano nga ba gagawin yun, ganito yung step. So kailangan urong muna natin yung carriage. Urong natin yung carriage sa gitna. And then, kailangan may nakalagay na material. So, paano natin ma-check yun? Kailangan meron tayong ginagamitan natin ng shims. Yung shims natin, kailangan nasa... Wait. Check natin zero. Kailangan nasa 2.5 mm. 2.5 mm. Meron tayong shims dito. Meron din tayong pillar gauge na pwede natin ilagay sa magkabilang dulo. Dito. Magkabilang dulo. And then, pwede rin tayong gumamit ng shims. And, kung wala tayong ng mga to, pwede natin gamitin yung dalawang piraso ng CD. So, yun. Parehas lang sila na 2.5 mm. Yan. Nasa ganyan. Pwede natin ilagay dito sa magkabilang dulo. Yan. So yun yung mga possible natin na magiging solusyon. And then kung nalagay na natin yan, kailangan adjust natin yung screw dito. Pero kailangan pag ginawa natin to, sir, ma'am, kailangan po nakapatay yung machine natin. So yan, luwagan lang natin to. Ito. Para po bumaba yung carriage natin. So pag bumaba na yung carriage natin na naka-align na dito, yun po, pwede na natin yun tikpitan ulit. And then pagkatapos nun, kailangan ulit natin mag-calibrate ng bidirectional offset. Or yung ginawa natin kanina na katulad nito. Pero usually po, usually pagka iniwan naman ng technical team natin to dun sa end user, kaya ano po, usually po, maayos na yun. Ano, kumbaga naka-standard na yung height nung ano, height nung carriage dun sa material. Okay na? Yes. Yes. Yes, applicable siya sir sa 14PL. 42PL, lalo sa lahat po ng ano, sir, sa lahat po ng model natin. 14PL, 42PL, MyJet Plus, Crayon Speed Pro 1024, Crayons 512i. Yes. Actually, sir, dun sa 5 peso coin kasi, meron tayong makikita na, ano, may makikita tayo na chip, yung chip na, tawag dito, pag bumagsak kasi yung pera, merong ano, merong parang bako, tapyas, merong tapyas. So mas ma-prefer namin yung ano, dalawang CD na lang.
Or kung meron kayo, pwede kayo mag-order sa amin ng shims. Pwede kayo mag-order ng shims. Or yung ganito, or yung... aray ko. Ano, yung filler gauge. Filler gauge, shims, o kaya yung dalawang CD. Ang size niya is 2.40mm or 2.60mm. Yes. Sir, balikan lang natin yung kanina, yung medyo naputol na sa ano, medyo naputol na calibration dun sa ano, sa MyJet Plus. Okay na po ulit yung computer niya. So yun, pag-input na tayo. Wait lang, hindi pa pala naka-share screen. So yan, print po tayo ulit. So yun, kasi nag-ano po tayo, nag-restart po tayo ng computer. So hindi pa rin po siya zero. Kailangan pilihan po pa rin natin siya nung pinakapantay sa kanya. So yun, ulitin ko lang po ulit. Ulitin ko lang po ulit. Ang titignan natin dito, edan pa back. Ulitin ko lang po ulit, ang titignan natin dito is yung kaliwang linya dito and then yung makapal na bar. So, ano dito ang ito po yung pinakabasehan natin. So, para dito sa calibration na to, ang pinaka pantay sa kanya is negative 2. So, para mas makita natin na malinaw, meron po tayo dito na ano, meron po tayong magnifying glass na may ilaw po. Pwede rin po kayo mag-order nito sa amin kung mas ano kayo kung dedicated kayo mag-calibrate, sir. So, titignan lang po natin dito, then mas makikita po natin. Yung camera ko. Nandun sa akin. Sa drawer. Yan po. Yan po, mas makikita natin ng mas malinaw yan, sir. So yan, i-input lang po natin yung negative 2 doon sa software. Stop screen. Close. Save. Hindi pa. 14. Save. Tapos share screen mo ulit. Join. So yun po, i-check lang po natin. Pero usually ganyan lang po yung gagawin. Pero to, unlike dun sa MyJet 14PL, itong MyJet Plus, isang speed lang po yung ano, yung babaguhin nyo para sa lahat. Okay. Wala. So yun po, para dun sa next agenda natin, balik tayo dun sa agenda. Yun po, ang susunod, ang ano natin, ang pina-list natin na gagawin is yung perform calibration ng color offset and bidirectional offset. Kasi usually, dun din yan lumalabas kung hindi nakakalibrate yung color offset natin and bidirectional offset. Kasi usually, dapat tatama siya sa isang direction, pero since hindi siya nakakalibrate, magka-X sila ng tama. Kumbaga, pagka
In layman's term, kung dito yung sayan, kung dito tatama, yung magenta natin, dito tumatama. Kaya nagiging grainy siya. So kailangan nasa isang ano lang sila. Nasa isang pwesto lang sila. Dapat combination sila ng cyan and magenta or kung anong kulay yung lumalabas sa kanila. So yun, may tanong po ba tungkol doon sa overspray and grainy output? May tanong pa po? Wala na pong tanong? So okay, proceed po tayo doon sa next. Yun, pakita ko lang po yung video. Commercial. Para dun sa video ng software and driver installation for KPC and RYPC. KPC and RYPC usually, ito yung ginagamit sa MyJet 14PL, 42PL, 1024, Crayons 512i. Yun po. So, pakita ko lang. Yung software. So yan, makikita nyo yung setup dyan. Double click nyo lang po. And then, English, next. And then, next po, ulit. And then, next po ulit para dun sa path. And then, rewind lang po natin. Explain ko lang po. Yan, okay. Yan, explain ko lang po para dun sa 512i 14PL 4x1. Meron tayong 14PL 4x2. So, ibig sabihin, pagka 4x1, yung heads nyo is 4 na piraso lang. And then, yung 4x2 means 8 heads. Or yung 8 piraso po. Ang gagamitin lang po natin dito is yung 14PL and 42PL. Okay, Sir Albert, pa-proceed po. Thank you. So yan, hintayin lang po natin matapos. Yan, finish. Click. Yan, pagka na-open po natin, makikita po natin na the control device can't be driven or yung system status natin is failed pa or wala po hindi niya po nakikita yung ano niya, yung USB. Kailangan po kasi install din natin yung USB driver nun. So, saan po ba yung makikita? Kailangan, in my computer, right-click, click manage, and then makikita, may pop up na window, click mo yung device manager, then makikita natin dun na yung missing natin na digital printer control properties. I-update lang po natin yung driver, and then browse for my computer for driver software, and then browse po ulit. Usually, ito pong itong video na to, sir, i-send din namin sa inyo kung paano yung procedure kung paano pag install ng machine. I mean, yung software pala. So, yun po. Yan. Next. Click po natin install this driver software anyway. Nagkaganon po kasi hindi po yung character po kasi Chinese. Kaya po, install driver anyway po. Yan. So, yan. Naka-install na po yung driver niya successfully. Close po natin. And close po natin din yan. Pati yung window na yan, sir. And then, try po natin i-open yung software natin. Kung magsasuccess siya. So, yan. So yun, kung makikita natin, meron na siyang tatlong success. Ibig sabihin, nag-orient na yung machine natin and yung computer natin. Tapos, kung makapansin natin dito sa babang kanan, may din doon, may USB na logo. Play. May USB na logo na wala na siyang X. Yan.
So, ibig sabihin, nag-orient na yung machine natin and yung computer. So, yun. Ayun po yung driver installation and software para po dun sa RYPC and KPC. Proceed naman po tayo dun sa kabila, dun sa MyJet Plus. So, yun po. So, yan po yung mga software niya na pwede namin i-email sa inyo anytime. Kung una natin gagawin is yung Microsoft Framework. Kailangan po kasi dito sa software na to, kailangan may Microsoft Framework siya. Yan. I have agreed and accept the terms. Yan po, i-click po lang po natin yung yes. Yan po. Pwede rin po namin i-send to yung video na to. Lahat po ng video and yung video ng calibration for step size, color offset, and bidirectional offset. Pwede po namin i-send yun sa inyo yung mga video ng procedure kung paano paggawa. Yan. Tapos na po yung net framework. Finish. And sunod po natin yung driver natin. Yan, pag nag-i-install po tayo, kailangan po naka-run as administrator po palagi. Yan. So, yan naman po yung para dun sa printer talaga natin yung, or yung software natin. Yan po. I-click po natin yung next. Kailangan po nakaklik yung everyone and then para po sa lahat ng user na gumagamit. Then, click next. So, yun. I-close po natin. Then, proceed po tayo dun sa, execute na natin yung printer manager na software. Yan. Yan, so may error po siya. Kailangan buksan din po natin yung machine. So yun, kailangan po natin input yung update na license natin. Pero usually, pagka nag-ano po tayo, pag nag-re-install lang, hindi na po kailangan i-update yan. Yan, antayin lang po natin matapos. Matapos yung update. Yan. And then, please restart the printer. Actually, mayroon pong direction or instruction kung paano po yung gagawin natin kung magkaka-error po tayo doon sa machine. Restart lang po natin yung computer and yung machine. So yun, yun na po. Okay na po. And then, may tanong po tayo doon para doon sa May tanong po tayo para doon sa software installation. Sir Red Santiago, yes po, pwede pong install yun sa sa ibang computer. Kung yung ripping software niyo po, pwedeng install sa ibang computer. Pero dapat po, kung nasan yung computer na
kung nasan yung computer na nasan yung dongle, kasi may dongle po yun sa likod, kailangan po nandun din yung ano. Kumbaga nandun din yung dongle dun sa computer na gagamitin nyo. Meron po pong tanong? Yes. Yes po. Yan lang po yung PC natin for ano, printing lang po talaga. Pero just in case po na gusto nyo mag-upgrade, kasi ang standard lang po namin is yung package na binibigay sa inyo, yung specs lang na yun. Pero kung gusto nyo po mag-upgrade, it's up to you, sir. Pwede po yun, sir. Kahit gaano kataas, sir, yung gusto nyo i-upgrade or idagdag dun sa computer specs nyo. Sir Andreval, yes, meron po kami naka-readying PDF para dun sa ano, sa calibration. And dun sa PowerPoint, meron din po. Pasend po na ka ating video. But yes po, i-send po namin yung video para dun sa calibration lahat po. PDF and video po. So, yun. So, yun. Kung mabagal po yung RIP, sir, ano, depende yun sa specs kasi nung, ano natin. Depende yun sa specs nung ano natin. Kasi kung medyo mataas na or malaki na yung video natin, malaki na yung file natin para doon sa i-rip natin. Medyo mabagal talaga yung ano natin, yung pagre-rip. Pero kung gusto niyo pong i-upgrade yung ano niyo, yung computer, pwede niyo pong ano sir, pwede niyo pong i-upgrade up to i7 or Phenom dual processor, pwede po up to 16 GB RAM. Yung panay nga sila. Bakit po minsan nag-rip ako, tagal ng processing? Yun po. Yun nga po. Ano po yun? Sa RAM po yun tsaka sa processor. Kaya po medyo mabagal yung processing. Tanong po. Minto po yung head niya sa gitna pero nalagay po ng resume. Tapos nag-click na po ako. Pag nag-run, pumapatong yung printout. Yun sir, kasi ano po yun, minsan pag nagre-rip ka, kaya nagkakagano na pumapatong, minsan pag nagre-rip kayo, bumabagal yung ano, yung information na pumapasok dun sa ano, pumapasok dun sa UMC board. Kaya nangyayari, huminto sa gitna yung carriage, kaya pagkapasok ulit nung data, hindi na siya magkatugma. So kailangan, pagka magre-rip po kayo ng medyo malaking file, or yung malalaking output ng pang billboard, kailangan po hindi po kayo nagpi-print kasi maaapektuhan po yung ano nyo, yung printout nyo. Pwedeng-pwede nyo po yun, ano, sir. Pwede nyo pong i-upgrade yun. Actually, sir, yung standard natin is up to 8 GB lang. Pero kung magdadagdag kayo ng 16, kailangan nyo po mag-upgrade din ng ano, ng motherboard. Meron din pala 4 GB RAM yung ano natin, di ba? Isang 8. Pero yun nga. Yun nga sir, meron tayong 8 GB na RAM, tapos DDR5 na yun na compatible dun sa inyo. Dalawang 8 GB equivalent to 16. Ma'am Manilin, pwede po. Magsisend po kami ng video nun. And then, Sir Alvin Ang, sir, tanong ko lang po kung available po ang 64-bit. Yes, sir. Available po yung, ano natin, yung driver natin para sa 32-bit and 64-bit. Pwede po namin yung isend sa inyo, sir. Salamat po, Sir Alvin. Kamusta po? Nakaka-apekto po ba ang heater sufficient para
hindi mag-grainy output. Yes, sir. Especially, sir, ano? Sir Geraldine? Yes po, makaka-apekto yung temperature ng ano natin, nung material natin dun sa grainy output. Kasi kung ano po, kung medyo, especially in sticker po, kung wala po tayong heater na ilalagay, kasi usually more passes po yung ano natin, yung heater, yung sticker natin. So kung wala po tayong heater, pwede po mag-blot yung ink natin. Sir Randel, yes, pwede pong putulin yun, sir. May ano po yun, may may certain lang po na ano na tawag dito, na haba. In-standardized po kasi namin yun. Meron po kasing 15 feet na ano na machine. I mean, yung ano natin, yung laki nung machine. Kasi may ano yun, may bracket. Hanggang dun kasi namin sinusukat yun. Hindi kami nagbibigay ng saktuhan. So yun, proceed na po tayo dun para sa next natin na agenda. Bert? Okay. So what are the function of task attributes? Saan nga ba ito nakikita yung mga task attributes? Dito yun sa machine software. So share screen ko lang po ulit. So yun, bago kayo mag-print, may makikita kayo dyan na ito, yung properties. Ito yung pinaka-task attributes natin. So meron tayo ditong task name na pwede nating task name. Meron tayong print mode kung ilan yung passes natin na ginagamit. Kung ano yung pass na ginagamit natin. Yung region print, kung saan pwede nating pilian kung ano yung piprint lang natin. Pwede natin saan pilian kung nasan lang yung gusto nating i-print. And kung gaano siya kalaki. And then yung footnote. Footnote, pwede ka maglagay kung ano yung gusto mong i-note sa ilalim pagkatapos ng printout. Tapos yung multi-copy, yun. Usually kasi pagka sa multi-copy, ginagawa ng ibang operator o ibang client, nag-ano na sila, nag-add na sila or nag-multi-copy na sila dun sa Photoshop, which is ano medyo mapapabagal yung printout natin dun kasi yung ano yung file natin medyo lalaki and then tatatagal yung ripping natin. So dito sa multi-copy, pwede tayo mag-multi-copy ng X and Y. Ayaw mag-click. So yun, pwede tayo mag-multi-copy ng X and Y. So yung X natin is for horizontal. Yung Y natin is for vertical or yung pahaba. Tapos, pwede rin natin baguhin dito yung spacing natin. Or yung X distance, yung distance natin para sa X, and then yung para sa Y natin. Tapos yun, pwede rin natin baguhin dito yung speed natin. Yan. So, meron din yan dun sa kabila, sa MyJet Plus. So, yun. Yes, sir. Pwede po siyang gamitin ng, ano, Sir Narvey. Pwede po siyang gamitin ng labeling para sa billboard per tiling. Pero sa ilalim lang po yun, sir, ilalagay. Ha? Sa ilalim lang po. Pagkatapos po ng print, sa ilalim po nakalagay yun. Pwede nyo pong ilagay dun yung ano, pwede nyo pong ilagay dun yung task name or kung ano po yung tile na, kung ano po yung notes na gusto nyo ilagay dun, sir. Para hindi po kayo malito. Pwede rin po multiple copies while ripping, ano. Doon, sir, sa ripping software, yun po, pwede pong multiple copies doon. Pero yun nga, sir, pagka multiple copies doon kay sa ripping software, nag-multiple copies, mas malaki yung tendency na malaki yung file and then mas natatagal po yung ripping nyo. Yun. So, yun po. Yun po yung para dun sa task attributes natin.
Bert? Kung may tanong lang po dun sa tungkol dun sa task attributes, lagay niyo lang po dun sa ano, sa comment natin. Sasagutin po natin 'yan ng ano ng service manager natin na nasa likod. So yun po, next agenda natin is how to do nesting in RIP software, especially in PhotoPrint. So yun, bubuksan natin yung RIPing natin. Usually po dun sa ano, sa RIPing natin, kung gusto natin mag-nest o kung gusto natin mag-compile, usually ginagawa natin sa Photoshop tapos tsaka natin ilalagay, i-import dun sa PhotoPrint para hindi na natin gagalawin dun sa RIPing software. Pero pwede rin po yung gawin. Pwede rin po yung gawin dun sa RIPing software natin. So, ang mangyayari, i-insert natin lahat. Insert natin yung file. Ayan. Kunyari, diyan dalawa. And then, highlights po natin. And then, click nesting. So, yan. Magkasama na po siya sa isang file. Wait lang po natin mag-load. Yan. So, ito po yung file natin. So, dito sa RIPing natin, yan. Okay na? So, yan. Nakaload na po yung dalawang file dito. So, dito sa RIPing software, pwede natin siyang baguhin kung gano'ng kalaking size yung gusto natin sa kanyang i-ano. Kung gano'ng, kung pwede natin siya dito i-resize. Pwede natin gamitin yung position kung saan natin gustong ano ilagay. Pwede na rin natin siyang i-rotate. And pwede rin natin siyang naka-mirror or para dun sa clear na printing para sa sticker. Para nakabaliktad siya. So yun po, may tanong po ba tungkol dun sa RIPing, sa nesting? Good. So yun, so wala po pa screen ulit. Proceed tayo dun sa next natin na agenda. Good. So in PhotoPrint, how to do tiling. So paano nga ba? Kasi usually, dun sa mga na-servicean ko, usually inaano nila, ginagamit nila yung Photoshop as a tiling tool. Pero sa PhotoPrint, meron din tayo. Meron din tayo nun. Papakita ko kung paano. So for example, i-share screen ko lang ulit. For example, ito. So yun yung file natin. Antay lang natin mag-load. So yan. Kiklik lang natin yung job properties. Dito sa job properties, wait lang, antay lang ulit natin mag-load. So yan. Dun sa job properties natin, meron tayong panglimang tab, which is yung tiling. So for example, ito yung job natin. So dito meron tayong mapipilian ng all, dito sa all tiles, makakapili tayo ng mahati natin siya ng pa horizon, pa vertical. Yan. So kunyari, hatiin natin siya ng tatlo, tapos dun sa vertical natin, hatiin natin siya ng dalawa. So magiging anim yung tiling natin. Tapos dito sa tiling, kailangan kasi may overlap tayo. Ang recommendation para dun sa ano sa tiling gap or sa margin overlap nasa 1.5 to 2 inches. So for example, i-print na natin yung tile 1, i-disable natin yung tile 2 to tile 6 by clicking double click
or right-click dun sa mismong tile. So, for example, ito, hanggang dito yung mapiprint nila. Hanggang dito yung mapiprint ng machine nyo or hanggang dito yung maririp dun sa file. So, yan. Okay lang natin. Then, save. Tile 1. So yan, ganun lang po yung process nun. Kung paano mag-tile dun sa photoprint. So yun, may tanong po ba? Sir? Oops. Sir, dun po sa ano, sa sir, sa tanong po ni Sir June Vincent Magpuyop. Ano po, hindi po maapektuhan, sir. Hindi po maapektuhan yung resolution natin kung dun po tayo magpiprint, magre-resize sa photoprint. Sir Raymer Oliveros, sir, pagka-click niyo po ng pagka-click niyo po ng ano ng file, meron pong dot sa gitna. Ito po. Naka-share screen over, no? Pagka-click niyo po ng image, meron pong ano dot sa gitna. Pwede niyo pong i-click 'yon para ma-rotate po yung image natin. Or pwede rin po dito para sa orientation, sir. Ito po. Yan po. 180, 270. Yan, sir. Multiple copies, Sir Erwin. Yes po, pwede po mag-multiple copies dito, sir. Sa photo print, sir. Balik, i-click nyo lang po yung ano, yung pinaka-file nyo, sir. Tapos, ito po, nandito po yung copies. Tapos, nandito na rin po kung anong margin, sir, yung gusto nyo sa bawat pagitan nila. Pa-note lang po na inches po yung ano nito. Inches po yung measurement. So, yun. So yun, wala na pong tanong. May tanong po, sir. Hello po. Pa, share screen. Tanong po. Yes, yes po, sir. Sir, tungkol po sa ano, photo print, bakit yung ano namin matagal mag-initialize, nasa ano siguro 30 to 45 minutes bago siya mag-open? Sir, kasi dun sa, kung naka-cloud kay sir, kung naka-cloud edition kay sir, meron yung lalabas na una na i-update yung ano, i-update yung software. Kailangan po i-close nyo po muna yun kasi matagal talaga yun, sir. Usually, yun, sir, dinidisable yung update na yun, sir. Baka dun lang po kayo nagkakaroon ng problema, sir. Pero thank you po sa concern nyo, sir. Pwede natin i-ano, sir. Pwede namin, sir, i-ano, pwede namin i-tawag dun. Pwede namin i-report yun, sir. Tatawagan po namin kay sir. Sige po, sir. Salamat po. Salamat. Sir, yung footnote po, may nagtanong kanina. Pwede po kayo maglagay doon ng kahit anong note nyo, sir. Basta magpiprint po yun after every file nyo, sir. So yun, proceed na po tayo doon sa next nating slide. Q&A. Tapos na pala. So yun, kung may iba pa po kayong tanong, pwede po kayong mag-raise. Kung may troubleshooting, boss, pwede din po ba mag-remote ng PC? Yes, sir. Pwede po. Usually, ganito po yung ginagawa namin, sir, pagka may problema yung machine natin.
via team viewer, sir, kung mas maganda po. Sir Red Santiago, salamat po. Davao de Oro, yes, sir. Nakaano po, noted po. Sir Glenn Lee, sir, proper way to cleaning board, medyo ano po, medyo critical po, kailangan po nandun tayo sa ano, sa area niya, sir, kasi medyo ano po yan, sir, risky yan, sir. Pero salamat po sa tanong, noted din po. Galing niyo. Ron, regarding sa ano, sa tiling at saka doon sa multiple outs, pwede ba tayong magbigay ng video rin kung paano ito gagawin para ma-review din ng users natin? Yes po, sir. Pwede po. Ano po natin? I-compile po natin, sir. Windows 10, sir. Doon sa Windows 10, kailangan para saan po ba? Sa MyJet Plus po pwede, pero dun sa MyJet 14PL, 42PL, hindi pa rin po siya pwede, sir. Hindi pa rin po applicable. Pero dun sa MyJet Plus, may i-disable lang po tayo na Defender para magamit po natin. Pero mas maganda po kung Windows 7 na lang po para hindi na po masyadong complicated, sir. Hello? Yes, sir. Yes po. Hello, naririnig niyo ko? Yes po, naririnig po namin kay sir. Ganito, no? Yung printer ko, pagsara ko, bakit bumabagsak na lahat ng ink? Kaya pagbukas ko, kailangan ko muna mag-bleed o mag-purge. Kaya ganun. Ah, sir, meron po yung valve sa likod. Ano po ba yun, sir? 14PL? 14PL. Oh, yun po. Tama po. May valve po yan dun sa likod, sir. Kailangan po nakasara yun pag binabad natin yung printer natin. Alam ko naman ang pagsara nga eh. Pagsara ko, automatic. Lahat ng ink ko bumabagsak na. Nawawala. Ngayon, sir, nangyayari pa. Pagbukas ko, maga, hindi ako makapag-bleed dahil di ba, pagka on mo, dapat pag initialize niya, tutulog siya. Diba? Sir, anong company po kayo para ma-address ng ano service manager namin? 2020. Noted, sir. Oo. Wala. Problema. Malaki problema to dahil nagsasayang ako ng tinta eh. Sige po. Salamat po, sir, sa concern niyo, sir. Tatawagan sir, po namin. Sir, sorry, sa company po na 2020, na itawag niyo na po ba sa service department po namin? Hindi pa. Mingi nga sana ako ng ano eh, ng technician eh. Kaya lang, anong okay. Panahon na yun. Sige po. Eh. Sir, bali, ang procedure po natin. Pandemic tayo eh, di ba? Kaya opo. Medyo mahirap ang biyahe. Opo, opo. Pero ang procedure po natin, sir, kung may concern kayo sa unit nyo, pwede nyo pong maitawag sa service department natin. Hindi na po natin kailangan mag-antay ng training. Anytime po, pwede open po yung service department natin. Monday to Fridays, may service managers tayo to address po. Oh, pero tingin ko kailangan ko na talaga ng ano eh, kailangan ko na talaga ng technician eh. Okay. Yes, sige po. Bali, ganito po sir, sa ngayon po, tatawag sa inyo ang service department namin and in the future po na mangailangan po kayo ng technical support, po pwede niyo pong tawagan ang service department po namin. Palagay ko hindi lang future eh, immediate na eh. Bali, ganun po yung procedure natin sir. Kung ang mangyayari po, i-endorse namin kayo sa service department namin para ma-address po kayo. Then ayusin po nila yung schedule, sir. And okay. In the future, pag kailangan nyo po ng technical support, pwede po kayong makatawag sa service department. Pero pwede as soon as possible. Sir, hindi ko po maipapangako yan, sir. I-endorse namin kayo sa service department, then i-schedule po nila. Okay, salamat. Okay, sige po. Pwede magtanong. Sige lang, sige sir. Pwede mag-question. Papa, ano sana ako ng solenoid sa likod? Late na kasi siya bumubuga. Ron?
Sorry, sa may tanong po, no, nagpapaservice po ba kayo or may concern po kayo? Pagpapaservice sana ako para sa solenoid niya. Kasi mga 20 seconds na lang siya bago bumugay. Patagal ng patagal. Okay, ganito po sir, ha? Yung regarding po dito sa refresher course natin sir, no, hindi po ito yung tamang venue para mag-request ng service, pero sige po, i-address po namin yan, no, i-endorse namin kayo sa service department. Pero kung may concerns po kayo regarding service, I suggest para mabilis po, diretso na lang po kayo sa service department. Thank you. Thank you. Any other concerns regarding the training po? So, yun. Salamat po. Salamat po sa pakikinig. By the way po, ito po ulit yung ito po ulit yung pangalan ko. Ako po si Ronaldo Mariano. Available po ako sa WeChat, WhatsApp, Viber, and email po ron@esprintmedia.com. And may kasabihan po ako na kung hindi ngayon, kailan. Yun po. Ikot ko lang po kayo. Ituro ko lang po kayo. Meron din po ako kasabihan. May kasabihan din po ako. Sige po, sir. Yes po, sir. Okay, Ron. Please proceed, Ron. Ayan, Ron. Proceed na tayo. So, okay. Ito po. Iikot ko lang po kayo sa showroom namin. Guys, sorry ha. Saan magpo-provide ng recording ng training? Google. Pwede. Email lang po. Registered email addresses po nila. Email na lang po. So, yung registered email addresses, doon ipo-forward yung recording ng training, no? Tama? Yes, sir. Doon sa mga email address na ginamit doon sa registration po. Alright. Sige po. Okay, Ron. Please proceed. So, yun po. Meron tayo dito ang Jetrix KX6. So, available po siya from roll-to-roll or flatbed. Hindi nakikita yung video, Ron. Share screen. Sir, pwede po magtanong ulit, sir. Sige po. Possible po bang mawala yung ano yung sinasaksak na lumalabas po kasi parang mayroon? Hindi po bang mawala? Amin, sorry po, hindi po malinaw yung tanong. Sa USB po, sir, PC ng 14KL sa may machine. Hindi ko marinig. Sorry, sir, palakas po. Sa USB po, sir, every time po na sinasaksak namin dun sa computer ng machine, meron po siya lumalabas na ano, parang virus sa USB. Pero pag pinoformat naman po namin siya pagdating dito sa isang PC namin, pag babalik po namin siya doon, gumabalik po siya ulit. Possible po ba? Sir, doon po sa tatawagan po kayo ng service manager namin, sir. Pero usually po, ano lang po yan, virus related lang po. Tapos kailangan po kasi kung nakalagod kayo or kung pinoformat niyo, wipe out talaga lahat, sir. Okay lang, okay lang. Kailangan wipe out po lahat. Local disk D and local disk C. Sa photoprint yung virus eh. Sa photoprint po kasi yung virus niya, sir eh. Bali may galing na po sa linis. Ganun pa rin yung nangyari. Sige po, sir. Tatawagan lang na lang kayo ng service manager namin, sir. So mas ideal na binabato na lang via LAN yung file para may iwasan yung virus. Eh. Anong company po, sir? Anong company yung kanina, sir? Testnet po, sir. Sir, pa-shout lang sa ano, sir? Pa-shout lang sa chat box para mabalikan po namin kayo ng service ng service team po namin. Mm-mm. Salamat po. Thank you po. Thank you po. Hindi lang na-open call, sir. Kasi hindi po siya nawawala. Every time na dalawa po kasi PC namin, yung pang-layout, papasa dun sa machine. Binoformat naman po namin dun sa machine, pero pag sinaksak po namin dito, may virus pa rin. Sige po. Shout nyo na lang po yung company name nyo, sir. Babalikan kayo namin ng service team po namin, sir. Thank you po. Any other concerns po? Sir Ron, yun lang. Gusto ko lang i-clear. Kasi kami ginagawa namin via LAN ng bato eh. Ng file para maiwas yung virus. Mas okay ba yun? O ano?
Mas okay, maganda rin sir kung kasi kung naka USB yun sir, mas prone po yun sa ano, sa virus sir. Sige, salamat. Okay. Mas maganda rin sir kung naka deep freeze sir yung ano niyo, yung computer niyo para hindi po pasukan ng ano ng virus din. Actually, ako sa Mac kasi ako nagpapasok, boss, tas binabato. Mas maganda sir. Mas maganda po yun. Kasi hindi yung virus hindi siya maka-penetrate sa ano sa PC. Hindi siya maka-penetrate. Mm. Sige, salamat. Thank you guys. Yes. Okay, Ron, please proceed. Salamat po. So yun, meron po tayo ditong Jetrix 6 series. Meron siyang flatbed na 4x8 feet, and then meron din siyang roll-to-roll na 2.2 meters. Yan po. Ang ink niya po is CMYK plus white, optional varnish and primer. So ito po yung heads niya. Hindi natin mapapakita. So ang ano niya, ang curing lamp niya is mercury. And then meron tayo diyan flatbed ulit. Meron tayong form. Request ko lang unahin natin yung bago nating printer. Though hindi pa tayo ready, guys. I mean, hindi pa kami ready for this, pero gusto lang namin, medyo excited lang kaming i-announce na may bago tayong product. Meron tayong bagong na table. Pa siyang brand ngayon. Pagkatapos, pa kami para dito. Tabletop siya. 19 by 23 inches. Made from Japan. So yan. So meron tayong tabletop and then various models. Meron tayong UV, meron tayong solvent, meron tayong dye sublimation. So yan. Yan yung pinaka output niya. Lapit kayo dito. So yan. Okay. Okay po, maayos po yung audio. Yung roll-to-roll, Ron? Okay, good. So yan, meron din tayong ano, UV na roll-to-roll. Dito, sir. So ito yung pinaka-machine niya. Made from Japan din siya, pero hindi pa namin muna i-unveil yung product name or brand name. Then meron din tayo ditong meron din tayong ditong water base or dye na made from Japan din. Then meron po tayo dun dalawa. Dito, Kel. Meron din tayong solvent dito. And then, dye sub. Yes. Proceed na dito, Kel. With the new printers po, sir, no, mga attendees po, it's made in Japan. We will do a formal launching probably... Yes. By September, mid of September po. Currently, nagpa-finalize pa po kami ng fine-tuning at saka ng training namin. Once we are ready po, we will invite you again and hopefully you have time to join us para sa launching po ng bagong product natin. Yes, salamat po. Merong dye sub, solvent, and UV. Then dito po sa kanan, meron din po tayo dong Directo Garment Brother made in Japan. So meron tayong GTX and GT3. And then ito po yung saan ulit, sir, yung 14PL natin. 14PL na body. And then yung Epson natin na Sure Color B7070. Yan. And then meron din tayo dito ang ano, bull rack. I mean ito yung table rack. Pwede niyo kung meron kayong mga material na medyo hindi naka-organize, ito po yung tama or bagay sa inyo. So available po siya for 2 feet and 3 feet.
And then meron din tayo ditong HP DesignJet D5800. Yes. And yung ating pinamabentang crayons DX5. So, perfecto stickers and sa mga labeling. And then yung table rock. Hello? Yan po. Dito naman. Dito po sa kanan ulit yung ano natin, yung organizer din natin, meron tayong multi-rack and yung bull rack natin na perfect for 6 feet and various sizes. Yes. So meron din tayo ditong double machine para sa heat press. And then kung medyo ano tayo, curious tayo sa kulay. Yeah. Yan. Meron tayo din storm leech para makita natin talaga yung natin kung pasok dun sa ano natin, sa pantong natin. Meron tayong malaki, ito yung pinakamalaki natin na size. And then meron din tayo ditong maliit na D65 and D50. So yan, meron tayong daylight, indoor and outdoor light. So yan, kita po ba sir? Ayos. Meron tayo dito malak. Perfect siya para sa mga photo panels. Aluminum. Meron siyang meron tayong aluminum, meron tayong hardwood. Perfect yan para sa mga couples natin, yung bagong kasal. Meron din tayo dito ng scissor. Yan. Meron siyang mga material dito. Yun. Yung mga sample. And then, meron din tayo ditong FC4000 and FCX 2000. Graphtec C-Lite. Meron din tayo ditong Epson tabletop. SCF 530. So yan, meron siyang apat na kulay. Meron din tayo ditong demo unit na Epson F6330. So yan, available po lahat yan. Lahat po ng stock. Healthy stock po tayo yan. And then meron din tayong bagong Graphtec. Ito sir. Graphtec CE7000. Yan po. Yun po yung pinakabago ng CE series. And then, meron din tayo ditong FC8600. Then, meron din tayo ditong CE Lite 50. So yun, pagkatapos po nung graphic natin, meron din tayo ditong laminator. Laminator, hot and cold, manual and automatic. Then, meron tayong flatbed na Monte Antonio, double press. Ito yung heat press natin. Meron din tayong roll-to-roll, 51 and 71 inches, 120T and meron din tayong Seifa, flatbed rin, heat press, and then
Meron din po tayong Happy Japan embroidery machine. So yun po yung mga sample niya. Yan. So yan po. Yan po yung mga model natin ng Happy Japan. Yan, meron pong and then ito po yung foreheads natin ng Happy Japan. Kel, dito ako. So yun po, end po yung showroom namin. Salamat po sa pakikinig. And invite ko rin po kayo para sa next nating event, which is a refresher course naman para sa laser, including Hanma, Aeon, and GCC. In August 26, 2020, same time pa rin po, 9 o'clock. Yun lang po. Salamat po. Salamat. Kung may mga iba, may mga concern pa po kayo, ito lang po yung number ko. Email, available po ako sa WhatsApp and WeChat, Viber, Line. Yun po. Salamat. Salamat po ulit sa pakikinig. Thank you, Ron. Thanks, Ed. Thank you. Thank you, everyone. Thank you for your time. Sa ulitin po. Salamat po. Salamat po. Thank you, guys. Thank you, Ed. Salamat po. Salamat thank you, po. Thank you, guys. Thank you, Ron. Salamat po. Thanks, Ron. Thank you.